So ngayon ay meron na po tayong buyer sa ating 1-month-old na mga upgraded na mga native na mga sisiw. So ito mga buyer na ito is napakalayo nila. So kailangan pa nilang magbiyahe ng about 2 to 3 hours bago po makarating sila dito sa ating manukan, sa ating area. So ngayon yung binibinta ko sa kanila is bali kaunti na lang. Kasi nga yung ibang mga manok dito ay naka-reserve na po siya sa isa na buyer. Kasi ang pinag-usapan po namin nung isa na buyer ay babalik po sila ngayong katapusan ng buwan. So kung hindi tayo tumupad sa usapan nung buyer po, nung last na nakabili sa ating mga manok, so parang ano na tayo niyan, parang bata na hindi tayo tumupad sa pinag-usapan po natin nung isa na mga buyer. So yung binibinta ko sa ngayon is medyo kaunti lang. Sayang kasi itong iba na mga manok din po natin is pwede din po sana itong ibinta. So ngayon about the price naman sa ating mga manok, itong mga 1-month-old na mga sisiw po natin ay binibinta ko na lang siya ng 100 pesos. So 100 pesos, so hindi siya masyadong mahal at hindi din po siya masyadong mura din po na presyo. So tama-tama lang. So ang 100 pesos lang yung binta ko dito sa isang 1-month-old na mga sisiw. Dahil nga yung timbang naman dito is hindi naman siya umabot ng 1.5 kilo. So mga 1/4 mahigit lang yung kanyang timbang. Kaya sa tingin ko sa 1-month-old sa 100 pesos ay hindi na po tayo lugi po dito. Kasi nga kung i-buy kilo po natin, ipatimbang po natin itong ano, itong mga upgraded na mga native na mga sisiw, talagang malugi po tayo. Kung 100 pesos, sa tingin ko hindi na po tayo lugi niyan kung 1-month-old na mga sisiw. So ngayon, meron ding iba po dito na binibinta po natin ng 6 to 7 weeks old. So ito siya, yung binta ko dito is nasa 120 to 130 pesos yung binibinta ko dito sa edad na 6 to 7 weeks old. So yung ating mga manok ngayon is halos naibinta na natin lahat na kailangan po nating ibinta. So yung iba po dito is naka-reserve na, bali dalawang buyer yung naka-reserve sa ibang mga manok po natin. So end of this month baka kaunti na lang po yung maiwan po dito sa ating mga alaga mga manok. So okay din naman kasi makabinta po tayo, and as for that is magbawas po tayo ng manok, then makatipid po tayo sa mga feeds na ginagamit din po natin sa ating mga manok. Although nga yung about naman sa commercial feeds, hindi naman tayo medyo sobrang magastos kahit marami tayong mga alaga mga manok, dahil halos every ano yung pagpakain po natin sa ating mga alaga mga manok ay nagmix naman tayo ng maraming mga organic feeds para po sa ating mga manok. So yung iba dito na mga manok natin, tulad nung nakaraan na nasa edad na 2 months old pataas, yan dapat pwede nating itimbang yan by kilo na. Kasi sa ganyan umabot po yung ibang ano, yung ganong edad ng 2 months old pataas, umabot na po yan ng timbang na 1 kilo mahigit. Minsan 3/4, ganun yung timbang. So yun yung maganda na ibinta po natin siya by kilo, o yung gumamit po tayo ng isang timbangan. Tapos ito yung tulad sa nabinta natin ngayon ng mga sisiw, so hindi natin siya ibinta ng kailangang itimbang pa. So actually na-try ko na itong naitimbang itong edad na 1-month-old, nasa 1/4 lang talaga siya. 1/4 mahigit, hindi nga umabot siya ng mga 1.5 kilo. So I think 100 pesos kung ibinta natin ito, hindi na tayo lugi. At of course itong mga buyer na ito, wise din to sila, so hindi din po sila lugi dito. So sa iba na mga buyer na pumunta po sa ating lugar is ang dami pong pumupunta po dito, kasi alam po nila na itong mga alaga na mga manok natin is hindi siya gaano kamahal, sobrang mahal, at hindi din po siya gaano sobrang mura. Kasi kung sobrang mura din po yung ating mga manok, wala na po tayong kikitain po dito. So tama-tama lang po yung presyo natin dito
sa ating mga upgraded na mga native na mga sisew or mga manok. So una, ang pag-upgrade ko dito na gamit, ito po yung mga basilan or Huluano roaster. Then ngayon, ito na din po yung mga heritage roaster, yung ginagamit po natin. So mas mabilis silang lumaki compare sa mga pure na mga native na mga manok. So madali tayong makabinta at makapira po dito. So in just 1 month, imposible na kung ganito kadami yung ating mga manok. So every month is pwede po tayong makabinta ng 3 times to 4 times in just 1 month. Or kahit every week may kita ka dito sa pag-alaga po talaga ng kahit ito. Kita nyo naman yung sa atin na mga manok ngayon is mga upgraded lang ito na mga native na mga sisew sa 1 month old. So mas pabor ako dito kung 1 month old na ibinta po natin kasi hindi nga po tayo lugi at madali po yung kita natin dito. At dito naman po sa lugar po namin ay ang pinaka-demand po talaga na manok po dito. Ito po talaga yung mga pure talaga na mga native na mga manok. Mga tulad sa atin na mga manok, mga upgraded na mga native. So ito talaga yung gusto na bilhin sa mga buyer. And then yung gusto po talaga ng edad is tulad ganito yung mga 1 month old. Yun po talaga yung kadalasan na binibili po nila. So kanina tinatanong ko sila kung ano ba yung gawin nila dito. Kasi nga 1 month old, makita mo sa manok, medyo maliit nga talaga siya. Lalo kapag kahit mga upgraded na mga native, medyo maliit ang 1 month old. So ang sabi nila daw dito is ang gawin po nila is para pang litson daw ito na klase na mga manok itong edad na 1 month old. And then aside for that, nagtanong din ako kanina kung sila ba ay gusto nilang bumili ng mga heritage sa mga manok like Cabar, Rhode Island, BPR, like Sussex or any na mga heritage na mga manok. Sabi nila is bumili man daw sila ng mga heritage na mga manok. So yun yung maganda sa buyer na pumunta po dito sa lugar namin ngayon. Kasi nga sa iba na mga buyer na pumunta po dito sa ating manukan, minsan tinatanong ko sa kanila kung sila ba ay bumili ng mga heritage na mga manok, yung na-mention ko kanina. Ang sabi is hindi daw sila bumili. So ang gusto lang nila yung ganitong klase ng mga manok, mga upgraded na mga native, pure na mga native, yun talaga yung gusto ng ating mga buyer. So at least ngayon meron na tayong contact na mga buyer na gusto palang bumili ng mga heritage ng mga manok. So yan yung isa sa mga dahilan kung bakit matagal na tayo dito sa pag-alaga ng mga manok. Ang level lang po natin is hanggang upgraded na mga native na mga manok po natin. Kasi ang maganda ho dito is hindi na po tayo problema in terms sa market, in terms sa pagbinta dito ng ating mga manok. So halos maubos na po yung ating mga manok sa ngayon dahil maraming gustong bumili sa ating mga manok. Maraming mga buyer na pumunta po dito sa ating manukan. And then meron din kaming mga kapitbahay po dito at tinatanong ko sila kung meron bang bumili sa kanilang mga heritage na mga manok. Minsan may mga buyer po talaga na halos hindi na nila mabinta yung kanilang mga heritage na mga manok. Kaya yung gusto daw ng mga buyer, ang sabi nila, ito nga po yung mga upgraded na mga native na manok. So yan yung isa sa mga reason kung hindi ako nag-start sa pag-alaga pa ng mga heritage na mga manok. So as of now na kahit paano may kita tayo na kaunti lang po dito sa mga upgraded na mga native na manok. So dito lang muna tayo. And actually aside sa mga buyer na ito na mga middleman is meron ding bumili sa atin yung mga subscriber dito sa ating channel. So minsan medyo nakakahiya naman po na magbinta tayo ng sobrang mahal para po sa mga subscriber dito sa ating channel. At ako naman hindi din po tayo nagbinta ng sobrang bagsak na presyo or bargain na talaga yung ating mga manok. Kasi mahal nga po yung feed sa ngayon. So sa akin, tama-tama lang po na presyo yung ating mga manok. And then minsan, may gustong dito, bumili, lalo na bumili yung mga subscriber po natin na 10 to 15 heads
na mga upgrade na mga native na manok, minsan isa binibigyan ko po sila ng kahit dalawa or tatlo na free. Kumbaga hindi ko na pinabayaran sa kanila. Lalo na po yung mga subscriber na pupunta po dito sa ating area na sobrang layo po nila. So yung dalawang manok, tatlong manok na ibigay ko sa mga subscriber kahit for free lang is hindi ko naman ikayayaman yan. So bilang utang na loob dito sa ating subscriber sa ating channel, binibigay ko lang sila na free. So kahit gaano kalayo itong area natin dito sa probinsya, at least yung mga subscriber natin na gustong bumili sa ating mga manok is nakauwi po sila na nakangiti dahil meron pong binibigay tayo na free na kahit dalawa or tatlo lang na mga manok na dito na gustong bumili na mga subscriber po natin. So kahit paano ngayon sa pag-alaga ng mga manok, halos madali lang po siyang maibinta, lalo na mga upgrade na mga native na mga manok. So madali din po yung kita kasi nga tulad sa ganito, 1 month old lang po yung pag-alaga po natin dito, is pwede na po tayong magbinta sa ating mga manok.